What's up mga ka-spikes? Welcome back to my channel. Kung bago po kayo sa channel na to, ay welcome sa channel na Matinig kung saan pinag-uusapan natin ang pag-aalaga ng iba't ibang klase ng mga domesticated animals dito sa Pilipinas, kabilang na ang mga exotic pets. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang dalawang bagay na may kinalaman sa pag-aalaga ng ating mga koneho. Ang una ay ang tinatawag nating false pregnancy. At pangalawa, yun namang tinatawag natin na early giving birth o tinatawag nating premature na pag-aanak nitong ating mga alagang koneho. Samahan niyo po ako mula umpisa hanggang sa dulo ng video ito at ipapakita ko rin po sa inyo yung actual na itsura ng mga premature na koneho na ipinanganak. At mga ka-spikes, katulad ng aking nabanggit kanina ay meron nga tayo ditong actual na nanganak ng premature na rabbit. So tingnan natin at samahan niyo ako para makita natin kung ano itsura ng premature na rabbit kapag ipinanganak. At sad to say, yung mga ganitong klase ng mga sitwasyon kapag ipinanganak ng premature ay normally patay na po yung mga kids o yung mga baby rabbits natin at wala na tayong magagawa doon. So ito po yung isa sa mga hindi magandang pwede mangyari sa ating koneho o rabbitry sapagkat hindi naman natin makokontrol yung ganitong mga sitwasyon dahil nangyayari po talaga ito. Mga ka-spikes, ito yung sinasabi ko. Normally ang mga koneho ay nanganganak mula 31 days hanggang 35 days mula nung kanilang pagkasampa, yung mula nung nakastahan sila. Yan po yung tinatawag nating gestation period. Pero may mga ilang case na ganito ang nangyayari. Ito ay dapat mga nganak ng 25 ng May, pero ngayon ay 23 ng May pa lang kaya nilagay yung nest box, kasi normally nilalagay natin yan 28 days prior dun sa kanyang pag-aanak at inilagay natin. So ito po yung naging resulta ng anak siya, pero sad to say, ito po yung anak.
Ayan, kung makikita natin, premature po yung kanyang mga anak at patay na po ito. Normally ang mga kuneho ay may gestation period na 31 to 35 days. Sa ganitong panahon, kapag alam na natin malapit na silang mga anak, dapat ready po tayo. Ihanda po natin yung kanilang nest box. The same time, kapag malapit na mga anak, huwag din tayong sosobra doon sa kanilang pagkain. Kung ano yung normal natin binibigay, yun lamang po ang ibibigay natin. And huwag na po natin silang bibigyan ng mga treats kung malapit na silang mga anak, dahil ito po ay makaka-apekto din sa kanilang pag-aanak. At mga ka-spikes, kung nagugustuhan nyo po yung mga ganitong content dito sa ating video, ay huwag nyo naman pong kalimutang mag-like, share, at pakisubscribe na rin po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Pakipindot na rin po yung bell icon natin para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos na i-upload ko. At dahil natalakay na natin yung maagang pag-aanak o premature na pag-aanak ng mga kuneho, sunod naman nating tatalakayin ay tinatawag nating false pregnancy. Ano nga ba ang false pregnancy? Ang false pregnancy na sinasabi o tinatawag ay ang sitwasyon o kondisyon ng isang kuneho na akala niya ay manganganak na siya. Kaya makikita rin natin yung mga signs na katulad ng mga signs sa talagang nanganganak o malapit na manganak na kuneho. Ano-ano ba itong mga signs na ito? Normally, ang mga sasayan ay gumagawa sila ng nest o tinatawag nating nesting. Naglalagas din sila ng balahibo, binubunot nila yung mga balahibo nila para gawin nilang nest. Pero ang totoo pala niyan ay false pregnancy lamang yan at hindi na po siya manganganak. So ang dapat natin gawin dyan kapag ganyan sitwasyon ay pwede natin siyang iparistad ulit dahil false pregnancy nga. Paano natin malalaman na false pregnancy yung ating mga kuneho? Isa sa mga way o method na ginagawa dyan ay yung pagtitimbang. Ang ginagawa ng mga ibang breeder ay kumukuha sila ng timbangan at tinitimbang po nila yung mga inahin o yung mga do bago nila isalang o bago nila ipastad. Then after 15 days, saka nila titimbangin at malalaman nila kung may pagbabago doon sa weight ng kanilang kuneho. Kapag walang nagbago, din na 15 days hanggang 20 days, ibig sabihin, ito pong mga kuneho na kanilang isinalang o pinasampa ay hindi nag-succeed yung mating. So, sa ganong paraan, madali nilang malalaman at madali silang makakagawa pa ng iba pang solusyon kung hindi naman talaga nagbuntis yung kuneho nila. At pwede na pong iparistad yan ulit para makapag-save ng time dahil kung aantayin mo pa yung 30 days, hindi naman pala nagtuloy ay tas marami masasayang na oras. So, yun po yung tinatawag natin na false pregnancy. At mga ka-spikes, dito na nga po muna natin tatapusin ang videong ito. Maraming salamat po sa pagbisita sa akin mula umpisa hanggang sa dulo. Naway meron po ako na ibahagi sa inyo kahit na munting kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng ating mga kuneho. Tungkol nga po dito sa ating tinalakay, ang false pregnancy at ang pag-aanak ng premature nitong ating mga rabbits. Kung meron po kayong mga suggestions, gusto nyo pong talakayin din natin at gawin nating content dito sa ating vlog, ay pwede nyo pong i-comment down below. May naranasan din po ba kayong mga ganito sitwasyon, yung premature na pag-aanak ng mga kuneho at yung tinatawag nating false pregnancy? Kung meron, i-comment nyo rin po at
para malaman natin kung sino-sino ba yung mga nakakaranas, marami rin ba nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Muli, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa video nito. Hingi ng manok. At magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng Spikes and Fur TV.